Hello, Fire Signs! Welcome to Like a Tarot! Alamin natin kung ano ang message ng person mo gamit tong personalized cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Fire Signs? Ikaw na lang bahalang tumukoy ha, kung si person mo ito o ikaw. Kasi pwede magpalit. Connected ka kasi sa kanya. Gambling. Nagsusugal ba yung person mo? Pwedeng online o kaya sa personal. Bilang tao, nakakabawas din kasi ng stress yung sugal. Pero pag wala ka ng control, yun yung mali. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na hindi ka marunong mag-control. Huwag mo nang gawin. Ikaw at ako, yun ang mahalaga. Hindi kaya ibang sugal yung sinasabi ng person na ito. Baka patungkol sa pag-ibig. Pasensya na kayo guys kung hindi maganda yung pagkakalapag ko ha. Ituloy na natin. Ang bilis niyang kausap. Cool off. Connected pa rin naman yung mga cards. Maybe dahil sa walang oras yung person mo sa iyo. Mas nafo-focus siya sa laro. Yung card na nakita ko ang kukunin ko. Mukhang ayaw niya makipag-cool off kahit na. Hindi ata napapansin ng person mo na ani na hindi nagiging mabuti yung kawalan ng oras. Ngayon na lang niya napapansin nung aburido ka na. Nakikipag-cool off ka na eh. I need you. Ikaw na lang tumukoy kung si person mo yan o ikaw. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang reading para sa mga fire signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Wands, Ten of Pentacles, Three of Wands. Ipinapakita sa mga cards na ikaw yung charge sa buhay mo. Lalo na't marami kang plano sa buhay na magkakaroon ng katuparan. At saka ang ilan sa inyo may family business. At saka ang iba naman may kontrata. Kasi ang ilan sa inyo nagtatrabaho sa ibang bansa. At saka ang ilan sa inyo sa career. Marami ka talagang ideas na makakatulong para sa trabaho mo o kaya negosyo. At saka ipinapakita rin na mas gusto mo yung mga taong marami kang matututunan sa buhay. Lalo na kapag dating sa pag-unlad, career or negosyo. At saka pabor ang kapalaran sa'yo lalo na sa career mo at saka negosyo. At ang advice ng mga cards, importante din yung pakinggan mo yung opinion ng iba para mas lalo pang lumawak yung kaalaman mo bukod sa pagiging mapag-obserba mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakatagpo ka ng person na faithful at saka loyal sa relasyon. At dalawang cards na nagsasabi niyan, na importante sa iyo yung family values. At itong mga tatlong cards na ito ang simula para yung relasyon niya ng person mo ay mas lalo maging positive at saka marami kayong pagsasamahan pa ng person mo sa future. Sa mga single, malakas yung karisma mo. Nakaka-attract ka ng mga potential person. Magkakaroon ka ng relationship soon. Babasahin ko pa rin yung booklet nito guys ha. Ang upper deck ay letting go. Ang perfect naman ng cards mo, swerte pa nga eh. Pero bakit ganito yung pinakita?
Ang ibig sabihin nito guys ay i-surrender mo kay God yung tadhana na para sa iyo. Hindi mo kailangan kontrolin. Mukhang pinaghahanda ka ng mga cards sa mga mangyayari sa iyo. Ito yung gitna naman ng cards, the bee. Ang ibig sabihin naman nito ay magiging busy ka. At pangalawang card mo na ito na lahat ng paghihirap mo ay masusuklian ng swerte. At saka yung swerte na natatamo mo, yan ay mga pinaghirapan mo. The Wind Fairy. Ang ibig sabihin naman nito, kung ano yung naiisip mo or plano sa buhay, dun ka dapat mas mag-focus. Yan kasi yung mas magbibigay sa'yo ng positibo sa buhay. Ituloy ko lang guys sa para sa mga single na ang ibig sabihin nito ay sobra kang nafo-focus sa mga gawain mo or personal na buhay. Hindi naman to nakakasama sa iyo. Pero para sa mga single, hindi mo na rin tuloy napapansin yung ibang area ng buhay mo dahil nga sa mas focus ka sa pag-unlad. At ang advice ng cards para sa mga single ay hinay-hinay sa pagtahak mo sa direksyon ng buhay mo. Eight of Swords, Six of Swords, at Four of Cups. Kaya pala yun yung pinakita ng mystical cards kasi ang ilan sa inyo may takot at saka yung feeling mo, alipin ka ng iba. Pero ang maganda nito, ang ilan sa inyo, moving on ka na. Kumbaga, pinapakawalan mo yung sarili mo sa mga negative situation. Unti-unti yung healing. At saka ang ilan sa inyo, nagpo-progress yung buhay mo pero paunti-unti. At saka ang ilan sa inyo dahil sa kalungkutan or hindi ka nag-iisip muna bago mag-desisyon, nagkakaroon ng kalungkutan kasi may mga oportunidad kang nami-miss or napapakawalan. Siyempre, yung mga maling aksyon natin, hindi lang ikaw yung apektado niyan, pati yung mga taong nasa paligid mo. Ang ilan sa inyo sa financial, magkakaroon ka ng mahirap na sitwasyon dahil nga sa ang ilan sa mga fire signs ay naapektuhan ka ng emosyon mo. Ang ilan kasing fire signs, nagkakaroon ng problema sa utang, kumbaga parang dumarami kesa sa dapat mabawasan. Kaya ang advice ng mga cards, planuhin mong mabuti yung financial mo. Pero malalagpasan mo ito, magkakaroon ka rin ng financial stability soon. Dalawang cards na nagsasabi niyan. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards ay practicing mo yung self-love. Para yung pagpapahalaga mo sa sarili mo ay maibabahagi mo sa kapwa mo. Pinapaalalahanan ka rin ng mga cards na ano't ano man ang mangyari sa kahuli-hulihan, yung katatagan mo pa rin ang mananaig. I-manifest mo yung mga positive at saka yung mga negatibo, i-release mo yan kahit medyo matagalan. Ito na yung next card mo, the truth. Ang ibig sabihin nito, tapat ka sa kapwa mo eh. Kaya kailangan, yun din ang i-demand mo sa iba, yung maging tapat sila sa iyo. Sa bagay, ang ilan sa inyo, LDR ang relasyon. Nakadalawang cards ka na, kaya mahirap talagang malaman kung ano yung katotohanan kapag ka may distansya. Ayan, magandang card ito, the Death. Base sa booklet, kailangan ng transformation. Yung totally pagbabago sa pag-uugali at saka kalimutan na yung nakaraan. Unti-unti mo yung magagawa, hindi naman kailangan biglaan.
Nagko-connect na lahat ng cards. Itong the horse. Ibig sabihin ito guys, kapag ka nahihirapan ka sa sitwasyon, hindi mo kakayanin mag-isa. Kasi ang ilang fire signs kaya hindi humihingi ng tulong, ayaw mong mag-alala yung iba sa iyo. Pero mali yung ganung kaisipan. Kailangan sasabihin mo kung ano yung kailangan mo na suporta. Kasi yung kabayo, ibig sabihin may tutulong. Lalo na't ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na nasa ibang bansa ka. Or nasa ibang lugar. Hinahayaan ko lang yung mga cards kung ano yung pinapakita. Ace of Swords, The Wheel of Fortune, at The Hangman in Reverse. Sa mga cards na ito ay pinapakita, anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo sa buhay, makukuha mo yung hustisya. Dalawang cards na kasi, yung pinapakita na pabor na sitwasyon sa iyo. Pero binibigyan ka rin ng warning ng mga cards na kapag hindi mo inayos ng kalma at saka hindi ka natuto sa mga lesson na nangyari sa buhay mo, may mga sitwasyon na uulit sa buhay mo. Sa health, marami ka ng kaalaman patungkol sa kung paano mo alagaan yung kalusugan mo at kung paano din makatulong sa kapwa. At ang advice ng mga cards para magpatuloy na healthy yung pangangatawan mo, sikapin mo na makahanap ka ng ibang libangan, lalo na sa mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo. Ang advice ng mga cards, kailangan ng pagtanggap para magkaroon ka ng healing. Kung matagal kang nagsasuffer sa problems mo, ganun din yung healing. Medyo matatagalan yung recovery, kaya kailangan maging patient. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, okay naman. Kumbaga, nare-resolvehan nyo yung problem. Kaya lang ang ilan, nakadalawang cards ka na, na magkakaroon ng yung break up o kaya disappointment sa relasyon. At ang pinaka-importante para sa iyo ay yung mag-let go at mag-move on. At saka hindi mo kailangan mag-alala kasi makukuha mo naman yung hustisya kahit hindi mo hilingin. Paulit-ulit yung mga cards kasi kailangan mo magpatuloy sa buhay. At ang advice ng mga cards, kung magulo yung relasyon mo sa una, huwag kang pumasok sa bagong relasyon kasi mauulit lang. Kaya hanggat maaari, huwag magdagdag ng problema. Ayusin mo muna yung una mong problema. Kasi pinapakita ng mga cards na ang ilan sa inyo, hindi na talaga nagwo-work ang relasyon. At saka, naka-apat na cards ka na, na kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, ay malalagpasan mo. Pangalawang card na ito, na kailangan mong pag-isipang muli kung ano yung mga issue na nangyayari sa buhay mo. Ito nga pala yung card na spider. Ikaw lang kasi makakapag-desisyon kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay. Burden. Ito naman yung card na nagpapaalala sa'yo na iwan mo na yung mga sitwasyon na nagpapabigat sa buhay mo. At isipin mo rin kung tama ba yung mga sakripisyo mo sa sitwasyon. Itong the High Priestess naman. Base sa booklet na binabasa ko, itong card na ito, may mga sitwasyon sa buhay natin na bigla ang nagkakaroon ng pagbabago, adjustment. Pinapaalalahanan ka rin na magtiwala sa kung ano yung plano ni God para sa iyo. Sa mga single naman, ang advice ng mga cards ay mas mag-focus sa nangyayari sa ngayon at kalimutan na yung nakaraan. Hindi mo kailangan madaliin ang sitwasyon kasi merong love na nakalaan para sa iyo.
Marami ka munang dapat pagdaanan para makamit yung goals mo o yung taong nakalaan para sa iyo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Affirm, real love is coming into your life. Your twin flame is attracted to you. Type yes if you believe. 999 tells you to surrender to the universe and allow it to show you the right direction to your life's purpose. 844, the presence of angel number 844 signifies the special connection that an individual has with their guardian angel in this lifetime.